pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Ako'y si Juan, nangusap sa akin ang tinig na narinig kong nagsasalita mula sa langit. Lumapit ka sa anghel na nakatungtong sa dagat at sa lupa at kunin mo ang hawak niyang kasulatang nakabukas. Nilapitan ko ang anghel at hiningi ang kasulatan. Ang wika niya sa akin, kunin mo't kanin ito, mapait iyan sa sikmura, ngunit sa bibig mo'y sintamis ng pulot pukyutan. Inabot ko at kinain ang maliit na kasulatan, matamis ngang tulad ng pulot pukyutan, ngunit nang malunokon ay pumait ang aking sikmura. At sinabi niya sa akin, kailangang ipahayag mong muli ang mga hula tungkol sa iba't ibang mga tao, bansa, wika at mga hari. Ang salita ng Diyos. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot na kayamanan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot yaong lasang tinataglay. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na matamoya ang aking minimithing kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya at patuloy tayo sa pagpuri sa Panginoon Diyos at pagtawag sa Kanyang awa at pagpapala. Lalong-lalo na sa TV Maria at ang mga gawain ito. Ngayon po, ano ang mensahe ng Panginoon sa atin ayon sa Ebanghelyo? Ganito po yan. Halimbawa, meron kang bahay paupahan. Okay? Tapos, nag-abroad ka. After some time, nagbalik-bayang ka. Siyempre, bibisitahin mo yung bahay mo na ginawang paupahan. Okay. Anong magiging reaction mo kung pagdalaw mo doon sa bahay paupahan mo ay nakita mong napakasukal, napakadumi. Yung mga umuupa sa iyo, walang pakialam sa hygiene. Ha? Nakikita mo, binabastos, binababoy ang iyong pinaghirapang bahay paupahan. Ano ang magiging reaction mo? Matutuwa ka ba? O magagalit? Yun. With that in mind, puntahan natin ang Ebanghelyo. Si Jesus pumunta sa Jerusalem, sa templo. Bahay ng Diyos ang templo. Si Jesus, anak ng Diyos. Si Jesus ay Diyos. Di bahay niya yun? Ito. Bukod dyan, ito ay bahay dalanginan. Ano ang tumambad sa paningin ng Panginoon? Sa wikang Ingles, ginawa nila itong den of thieves.
ginawa nila itong marketplace, parang palengke. Ibig sabihin, binaboy nila, binastos nila ang bahay ng Diyos, bahay dalanginan. Kaya nagalit ang Panginoon at pinalayas niya ang mga ito. Sasabihin naman ng iba, bakit naman ganun nagalit ang Panginoon? Eh nasa lugar eh. May mga galit na nasa lugar kung may tamang dahilan. Nasa tamang lugar. At ang galit mo ay para sa mga taong kinauukulan. Yun. Kaya ang tawag po dito, righteous anger. Kaya nauunawaan natin ang ginawa ng Panginoon. Ano ngayon ang kaugnayan nito sa atin? Okay. Tayo po ay nagsisimba. Ang simbahan po, bahay ng Diyos. Ang simbahan po, ayon kay Jesus, bahay dalanginan. Kung saan natin sinasamba, pinasasalamatan, humihingi dapat ng tawad sa Panginoon sa ating mga kasalanan, at kung saan tayo humihingi ng ating mga pangangailangan sa Panginoon. Bato-bato sa langit, ang tamay huwag magagalit. Umattend kayo ng kasal sa simbahan. Kasal. Anong makikita ninyo? Taong nagdarasal? O daldalan ng daldalan na parabagang ang simbahan ay ginawang social hall? Oh. Subukan nyo. Umattend kayo ng kasalan sa simbahan. Makikita ninyo ang tinutukoy ko. At hindi lang yan. Kahit hindi kasalan, pagpasok pa lang sa simbahan, cellphone agad ang inaatupag. Pero nandyan ang Diyos sa harap mo, sa Santissimo Sacramento, inuuna mo pa ang Facebook, inuuna mo pa ang text, inuuna mo pa ang kung ano-ano. Daldal ka ng daldal sa katabi mo, ha? At binabaliwala mo ang presensya ng ating Panginoon. Matutuwa kaya ang Panginoon? Tanong lang, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Kaya ito ay paalala sa atin na kung tayo magsisimba, kalimutan na natin ang lahat. Saka na tayo mag-text, saka na tayo mag-Facebook, saka na tayo mag-chismisan. Unahin natin ang Panginoon Diyos na nasa ating harapan sa Santissimo Sacramento. At kung ito man ay misa, mag-attend tayo, mag-participate tayo ng buong puso, buong isip, para hindi tayo nag-o-observe lamang, kung hindi kasama tayo, involved tayo sa banal na misa at mga panalangin. Mga kapatid, baka hindi natin namamalayan, nagagalit na sa atin ang Panginoon kung tayo walang galang sa kanyang tahanan. At pangalawa, sasama din natin ito, ang atin daw katawan ay templo ng Diyos at dito nananahan ang Espiritu Santo. Magagalit ang Panginoon kung binababoy natin at binabastos natin ang ating katawan sa pamamagitan ng kasalanan sapagkat dito nananahan ang ating Panginoon. God dwells in us. So paalala po ito sa atin, igalang natin ang ating simbahan kung saan naroroon ang ating Panginoon. At pangalawa, igalang din natin ang ating sariling katawan sapagkat ayon sa salita ng Diyos, ang ating katawan ay templo rin ng Panginoon at nananahan sa atin ang Espiritu Santo. Nawa, magising tayo sa mga katotohanan ito at iayon ang ating pagkilos at pakikitungo sa Panginoon Diyos kapag tayo ay nasa kanyang tahanan, templo ng Diyos, bahay, dalanginan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na mahabagin, sa buwang ito ng Nobyembre, inaalalamin ang mga mahal na yumao, ang mga kaluluwa na nauna na sa amin sa buhay na walang hanggan. At ganun din, ang mga kaluluwa sa purgatorio. Sa altar na ito, nakasulat po ang pangalan ng mga kaluluwang hinihinga namin
ng awa para sa kanila sa pamamagitan ng aming panalangin, banal na misa at sakripisyo. Pagkalooban mo po sila, Panginoon, ng pamamahingang walang hanggan, kaawaan sila at patawarin ang kanilang mga kasalanan at nawa madala mo sila sa iyong kaharian sa buhay na walang hanggan, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in the peace of the Lord. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.